po, magandang hapon sa ating lahat. Andito si Kabitoy. Siya naman ang aking kasama ngayon. Puntahan natin yung aming ang palayaan, tingnan natin at saka yung yung sitawan, tangkungan. Pakita ko sa inyo. Magandang hapon po. Maraming salamat sa buong suporta nyo. Sana lagi na susubaybay sa aking mga vlog at saka aking channel. Okay? Puntahan na muna natin. Ayan po, dito tayo sa ating ampalayahan. Ayan po ang mga bunga. Tingnan nyo po, talaga may kaaway tayo. Oh. Binubutas niya yun, nakatusok. Grabe. Kahit naka-spray na kami, talagang hindi maiwasan. Yeah, kaharbi si GR ng ampalaya kasi ilang araw po akong wala dito? Almost 5 days. Kaya yung iba nito, ano na, nahinog na yung iba. Ayan, talagang sobrang init. Dahil sa sobrang init po, ay balubaluktot po. Napakaraming, ano, malnosok. Ano kaya ito, mga didipol? Dami! Tapahinog na. Diba pati yung forma ng ating ampalaya ngayon pag ano, pag natutusok na, iba na po yung forma. Dito na po sa taas yung aming ano, ampalaya. Sa baba, wala na. Ito yung pag ano ko nito. Ito kahit matigas pa po, pero dilaw na siya. Ito po yung ano niya. Kung hindi to bulok sa loob, pwede po itong gulayan kahit dilaw po yan. Kasi ang iba niyan sa init lang eh. Hindi man siya bulok. Kaya ang harvest natin ngayon ay ano? Ampalaya, sitaw. Kung merong sitaw. Transfer muna natin to. Toy! Pahawak to yun ang ating ampalaya. Ayan po. Medyo makapal na po yung ating kangkong. Ayan. Isang dangkal na yung taas niya. Hindi ko alam kung ilang araw to bago i-harvest. Tingnan na lang po natin. Nagdidilig po tayo ngayon at saka nagtatanggal ng mga damo kasi sobrang daming damo ngayon. Ayan na po ang ano niya, result ng dating. So, maganda na po. Kaya lang, di pa ko nakakadagdag yan. Lalagyan ko ng kangkong. Tatanim tayo ng kangkong pa. Kasi medyo magandang tingnan pag ano, marami. Ito yung ano namin, kalabasa. Hangin na siya. Kapit ng mamulaklak. Talagang hindi namin kayang sugpuin ng ano, gamot, pero kailangan pa siguro magbili ako na ano yung isang klase na pang spray sa ano to, itong manosok na to kasi talaga hindi niya binibitiwan yung aming mga kulay kaya marami ang ano reject namin, halos lahat reject. Tingnan natin si JR kung anong ina-harvest niya ang palaya pala. Ah, sitaw. Kasi namumunga yung aming sipa dito sa ibaba. Ito po yung aming sitawan. Halos 1,000 puno po ito. Kaya lang, sira yung dahon niya. Oh. Dahil po yan sa sobrang init. Tapos inabot po ito ng baha noon. Kaya ganyan. Garo-garo ka ni Al, sama mo na to. Ano sasama na to? Yung ibang bumang ito. Yung tamang size. Oh, ito po yung ano natin, isa sa problema natin sa talong. May uhod po yung ganito. Sigurado kaya namamatay po yung ano. Thank you.
Mayroon po kami mga umangilan-ngilan na ganyan. Yan po ang problema natin pag sa talong. Ito po, yan ganito. Ayan, kita. Mayroon po kami mga ganyan, umangilan-ngilan po. Ayan. Ito na. Apat, ayan pa po. Kaya marami talaga yung ano. Kaya kailangan magpalit na naman. Papalit na naman po kami ng ano, pang-spray namin sa uod. Kasi naubos na po yung binili ko. Papalit na po tayo. Iba-iba na marami na. Oh. Sayang. Yung mga bulaklak pa naman. Halos. Higit 10 ano, talbos yung ano niya. Inuod niya. Palaya. Ako, parang baseball bat. Malaki sa ano, maliit sa taas. Ganito kasi, sobrang init dito sa amin. Kaya, mahirap. Meron malalaki, pero karamihan, baloktot. Ganito, oh. Meron din sana mga malalaki. Dahil sa sobrang init. Kung ganito lang sana ang bunga, di mas maganda, oh. Ganito lang ang bunga. Kasi nung pagtanim ko nito na, kunti lang yung tanim ko, napakagandang bunga, ang kinis pa, tapos ang haba, ang lalaki. Ngayon na mainit, ako mahirap mag-control ng ano. Wala kaming patubig, kundi water pump lang. Yun lang ang ano namin. Kaya. Pero yung ibang may mga malalaking farm nito, nako, talagang inaano nila, ganito, lalaki. Ito po yung Galaxy Max F1. Ito yung pang limang harvest namin. Okay po. Madumi na yung aming maize. Talagang pag sa damo talaga mahirap kontrolin. Yan po, magtatanim tayo ng kangkong dito sa bakanting ito. Alos, ano to? 6 pa pong garden. Tapos yung natam na natin is 6 na po. Ayan, samaan nyo po. Kasi napakarami ko akong pangtanim. Buto ng kangkong, tapos lagyan natin dito sa gitna. Gitna na lang natin lalagyan. Pero yung una, sabok-sabok. Dito tayo, nandiyan ang bambu.
ko natapos na tayo magtanim ng kangkong, nadagdagan na naman ang alim na plat. Alos ganito rin yan siguro kakapal kasi mas maraming ang tanim ko dito. Pinapabasa ko lang yung ano yun. Tayo lilipat na naman natin yung ano, sprinkler. Dapat mabasa kasi uhaw talaga yung bugid namin dito sa tubig. Grabe. Kawawa yung tanim natin. Kaya ito oh, kahit mainit. Pero hindi naman kainitan na masyado. Kaya lang grabe yung ano talaga. Yung ano nang init, yung parang sa dito kasi sa amin maalungaan ang tawag. Uhaw na uhaw. Pili na sana yung kangkong. Siguro mga ilang araw na lang ito, pwede na tayo mag-harvest nito. Pero dapat maganda i-harvest ito ay ano na. mga dalawang dangkal ang taas para mapakinabangan lahat. O, isang dangkal pa lang ito. Pero may malalaki na. O, sige, dito muna at ilipat natin yung ating ano. Sa insip ko. Ayan, nailipat na rin natin. Apat na beses natin ito paglalagay, yung isa una doon, dito pangalawa, tapos doon na naman isa, tapos dito. Ganyan po katagal yung pagdidiligin nito. Kailangan pagtsaga natin kasi kawawa yung ating tanim. Baka di tayo makaharvest kapag napabayaan. Ay, ganyan lang po pag-aalaga ng kangkong. Napaka-simple lang pala. Pero first time ko po ito. First time na pag-alaga. Ayan. Dito muna naman tayo. Lipat na naman tayo. Tingnan natin si Diablo sa pag-harvest niya. Shoutout kay GR. Ito, second harvest ng aming sipaw. Ganyan na po karami ang second harvest namin. Yung aming ampalaya, medyo second class. Ayan, sobrang init, kaya hindi namin kayang suporta ng tubig. Ito yung sitaw namin. Oh. Grabe, sobrang dami. Pero napakamura dito sa amin ang sitaw. Maamin ang sitaw sa palengke. Samang harvest naman pero napakamura. Kasi magagawa, that's life. Okay, maraming salamat po sa buong suporta niyo. Hanggang dito rin po ang ating vlog. Ito ay ang sitaw namin ay second harvest. Tapos yung aming ampalaya is panglima. Ganyan pa lang po yung pag-harvest namin ngayon. Kaya matagal-tagal pa po yung samahan natin sa paggugulay. Okay. Maraming salamat po sa buong suporta niyo. God bless po sa ating lahat. Goodbye.